Sama dengan nama anak anak Espiritu Santo. Amin. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay niyo. Mga kapatid, sa mayang nabag video na ito, sama-sama natin tulog ang ating mga panalangin sa harapan ng buong may kapatid. Napahayang namin kahapon. Iandog namin ang ating sarili bilang mga buhay na sakripisyo. Mapagmahal na sakripisyo. Ano bang maging karapat dapat tayong bumanang pag-isiyan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang? Inaanin ko sa makapangyari ng Diyos at sa inyo ang mga kapatid na lukha at pagkasal sa isip, sa lita, sa gawa at sa ating pagkukulang. Kaya sinasabi ko sa mahal ni Virgen Maria sa lahat ng mga pinagmamalan at sa inyo ang mga kapatid na may pagkakulang. Bawalan tayo ng mga pangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at manubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay gawin mo sa aming kaloob ay manood ang pag-ibig sa iyo walang nakilang pagtong. Upang sa patulad ng aming magsunod sa pananampalatayang iyong pinagkaloob, pagyaman mo ang kabutiang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mo lubos. Sa iyong pagsuway-way sa amin at pagpong, sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo ang pasawal ng Diyo. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, ibig namin malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa, naniniwala tayo si Jesus ay namatay at muli nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa aral na iyon, kasabay ng malakas na utos ang tiling. Ang tinig ng Arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos. Habang bababa ang Panginoon mula sa langit, bubuhayin na muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos tayong mga buhay, pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga hinuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya na mag-aliwan tayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Salamat sa Diyos. Panginoon, paparito upang hatulan niya tayo. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Purihin ng Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginoon, papurihan itong lahat sa daigdig. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa magla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Ang poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya ay dapat katakutan. Ang Diyos ng sanglutay, pawang mga Diyos nyo,
ang poon lang ang may likha ng buong isang kalamitan. Panginoon, parehito upang hatulad niya tayo. Lupang dalit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Panginoon, parehito upang hatulad niya tayo. Ang buon ay pupurihin pagkat siya ay dalakal. Parehito sa daigdig upang lahat ay matulad. Tapat siya umumato at lahat ay pantay-mantay. Panginoon, parehito upang hatulad niya tayo. Tumayo po ang lahat. Noong marangang mo yung sinasunod na salit sa kanyang nilakhan kaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pahulingan, tumindig siya upang pumasa at ibinigay sa kanyang aklat ng propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dako, kinasulatan ng ganito, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Sabagat inilam niya ako pangipangaral sa paduka ang mabuting balita. Sinubo niya ako pangipahayag sa mga biyag na sila ilalaya at sa mga bulag na sila makakakita upang bigyang kaluwagan ang mga sinisihil at ibahay ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Binanungkod niya ang kasalanan na patama niya sa huli sa nagpaglingkod siya inaupo. Nakatitig sa kanyang lahat na nasa sinagong at sinabi niya sa kanila, naatupad ngayon ang parang ito ng kasulatan sa pagkalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay ng pananalita. Hindi ba ito anak ni Jose? Tanong nila. Kaya sinabi niya, Jesus, walang pagsalang papagpitin ninyo sa akin ang kawitaan. Doktor, gamutin mo yung sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin ko naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan na aking ginawa mo sa Kapernaum. At nagpatuloy ng pag-asalita sa Jesus. Sandaan ninyo, walang propeta ang pwede kilala sa kanyang sariling bayan. Kundi sinasabi ko sa inyo, maraming babae palo sa Israel ng kapanahonan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 30 taon. Kalahati at magkaroon ng matinding na gutom sa buong lupain. Subalit, hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi si isang babae paalo sa Sarepta, sa lupain ng Sinon. Sa dinami-dami ng mga kinuroon sa Israel ng kapanahonan ni Eliseo, walang pinagaling sa naman sa kanila na sinahaman. Pangkagasiria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng para sa sinagoga na marunong ito, nagdindigan na sila at pinagtapuyan siyang palabas sa talukbok ng burot na pinagaliwan ng bayan upang ibulig sa bali. Ngunit tumayan siya sa dalagit na nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus Christ. Ang bahagi po ng ating ibanghelyo mula sa Lucas ay mga salita ng inalaw na Jesus sa aklat ni Propeta Isaias na sinasabi na nangyari, natupad ngayon ang bahagi ko ng kasulatan
samantalang makikinig kayo. Matupad ngayon ang bahagang ito ng kasulatan. Samantalang nakikinig kayo. Ngayon kaya, ano kaya ang natatupad na salita ng Diyos, bahagi ng kasulatan, habang kayo ay nakikinig, may natutupad kaya? Well, pag sinabi natutupad, well, siguro sabi natutupad somewhere else around the world. Pero bahagi yun ang usual ay makita natin na yung ating pananampalataya ay it's not only something to be seen. It is something that is being experienced at the moment. Yung nararanasan ngayon. At nararanasan ngayon ng alim ng mga nakikinig sa kanya. At sigurado po, hindi lang po ipinahay sa banal na kasulatan. Kung ano yung natutupan. Kasi sabi nga ay pinaralan siya ng mga tao nakikinig sa kanya. Kinalang po kanya siya. Kasi gawa rin kanya ng kanilawa. Hindi lang po teoria. Hindi lang theory. Siguro ay maliwanag na pinakita ni Jesus na talagang natupad sa paligid nila yung kasulatan na binasa ni Jesus. Alam niyo, hindi po inalaw ni Jesus sa aklat ni Profeta Isaias ay hindi ko makakalimutan ito sapagkat ito rin yung ginamit ko ng ordination. Dalawa pala kami. Ito na pagkasasuhan namin na gamitin namin ng quotation doon sa aking invitation ng ordination. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat inilang niya ako upang pangaral ang mga luka, ang mabuting balita, sinubo niya ako upang pahayag sa mga bihag na sila ilalaya at sa mga bulag na sila yung makakakita upang bigyang maluwagan sa mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas sa damdamin ng Panginoon. Dalawa ko pati sabay na inordinahan. Well, meron din siyang sariling quotation. Pero I insisted on this one. The Spirit of the Lord is upon me. Kaya bahagi yun ako sa atin, makita ko na napakalayo mo na mga banalang inuwa ni Jesus bilang alin. Simula ng kanyang pangamaran. Kasi ito yung tinatawag natin yung start of his public ministry nang pumasok sa sinagoga for the first time. Kaya bahagi yung nakusahan ay makahulugan para kay Jesus at sa atin bilang mga mananampalataya. Pero makita po natin hindi ulit yung ipinakita rito sa may binahagi ni Jesus simuli, yung galaw ng pagliligtas ng Diyos. Galaw ng pagliligtas ng Diyos. Maraming galaw ng pagliligtas ng Diyos. Pero yung kanyang binahagi niyari, ipangarap sa mga luka ang mabuting balita. Ipangarap sa mga luka ang mabuting balita. Bahagi yun ang usahan ay kasi bakit? Ay kung isa yung mga duka ay sa ating mga kinayuwala kasi ang kalimitang dahilan nila yung wala silang panahon. Wala silang panahon. So bahagi rin po na ito ay medyo kinakailangan din natin tugunan. Bagaman po kay tatlo tayong sityo. Yung tatlo namin sityo yun ay mga mukha ng mga luka. Yung ay nakapag-iisa lang tayo kapag patay.
kapag piyesta, bahagi mo na kung saan ay isa rin palaking hapon na matutunan natin. Bahagi mo na kung saan ay hindi lamang ako sa panahon ng bahay, kasi it also involves yung mga organisasyon naka-assign doon sa mga sitio na yun. Nakita po natin, so may kanya-kanya kayong assign, siyempre kapag may pag-ibis, pumunta rin kayo doon. Pero yun po, isa yun sa mga pagkakapag sa ating mahayag at mabuting balita ng pag-ibig ka sa ating. Pero sa ating ba, yung ating programa, bilang pagtugon natin ng isang partid, bilang patron ng mga isang partid, yan po isang buka ng mga buka. Kaya, yan po ay isang pamamaraan na makita na ano ang gusto nyo sa mga buka. Yung apostolin natin sa mga isang partid, ay isang buka ng mga buka. Kaya, sana rin po ay makita rin natin yun. Yung narangan na yun na kung saan ay pinagsusunipapan natin. Na kung tusin ko ay patuloy kong binibigyan ng diin. Kasi yun ang regular na masasabing natin kung apostoli tayo sa patuka. At inalis namin na mapangaralan namin sila at mayagin ang maruting balita ng pagkutas ng Diyos. When we administer to the sick and to those who take good care of the sick. Kaya po, yan ay maliwanag ng mga tupa. Ano ba? Kinugo niya ako magpahayag sa mabihag na sila'y lalaya. Freedom. Maraming gusto ngayon makita natin na malaya. Sabi ko nga, marami ngayon nakakulong sa hawla, hindi malaya. Marami ang hindi lamang yung mga nasa Bilibid, hindi lamang mo yung mga nakatuin sa mga municipal and city jail natin. Alam nyo, yung dati natin hulungan dyan sa San Pedro, kung kayo po'y nakapupunta, yun ko si Tamina, ay hindi pala, sabihin niyan pala yun. Kaya no? Hindi ako nakapunta rin. Pero yun kung ating, yung kabilang vicary, meron sila apostolate doon, yung vicary ng San Pedro, may apostolate sila na magdiwang ng isa, dito lang alam kung tuwin man sa man sa atapa. Hindi naman ako natutupakan. Kaya hanggang ngayon, hindi ko pa alam kung kulungan ng San Pedro. Masalam ko pa nga ito ang kulungan ng Binyan. Kasi sa pagdating ng simbahan ng Binyan, eh makita niyo po ron, pagdadaway doon, amoy pawis. Nadaan lang kayo. Wala na kami sa loob ng kanilang building. Nasa labas ko. Kasi pag ang pader lamang ay pagkita noong yung bago nyo sa bahag, hindi na yung kanilang building. Pero yung mga marami po nakakulong. Nakakulong, hindi malaya gawa ng takot, mga pobya, hindi malaya gawa ng kabilang pag-aalinlangan. Hinayaan nila na sila yung kapusin ng kabilang mga karanasan. Yung mga magtawagin natin ay may mga masamang karanasan na lang ang kundusin nila.
Nagkaroon na sila ng form, kaya natakot na sila. Kasi yung iba natakot na lumabas ng bahay. Mga tao, yung pong mga may sakit, alam nyo, kung talagang pag siseryoso lang tayo sa apostoling natin sa mga dami, ang dami natin pwede maging apostoling sa mga may sakit. Sabi nga yung mga may sakit na rin, kinakailangan ko isa ng counseling kasi bakit? Yung kanilang iniisip ay gumisan ay bakit ako? No? Bakit ako pa may sakit nito? Ano bang magawa ko? At ang nagkasakit ng ganito? So kaya po, sana po ay mga lalaya at yung ating panyaya, isang panyaya na rin, yung ating panamparagaya, that's not mistakes. Hindi po ito sumisigil, hindi nagbibigay ng kalayaan at kapanatagan ng katulapan. Kaya kung minsan, sinasabi ng iba naman, alam niyo, maraming relasyon ang nasisira. Kasi bakit? Anong kalimit kung minsan yung sinasabi ng iba? No? Masyado mo kung sinasakal. Kung minsan pala ilinig namin yung sa utay ng pagkasawa, sinasakal mo ako. Magkasawa na yun. Magkasawa na yun. So, kung minsan ay natatakot tayo na magbigay ng freedom, baka tayo nalasan. Hindi. Baka mamaya sa masyado nating pag-aawang sa liling ng bawat isa, baka yun ang dahilan upang sila'y umalis sa atin. Kailangan ng tao ang kalayaan. Ano ba sabi ko dito? Sa mga mula na sila'y makakakita. Sa mga mula at sa mga nagkukulang-kulangan. Kung minsan po ay meron tayo mga hindi lang po yung mga bulak. We have prejudices. We have prejudices. Sabi nga ng iba yun, selective justice. Kung minsan nakikita mo ito, kasi kalaban mo. Pero ito, hindi mo nakikita kasi bakit kapag ito. So, selective seeing. Nakita ka nga, pero hindi ka nakikita. At mayroon kang ayaw mong makita. Bagaman, alam mo. Kaya paano yun ako masaya makita ko namin na ang mga bulag ay makakakita. Kaya po gumisa yung makita ko namin sa naitinig ko namin na may mga tao hindi makamit yung hinihinging katarungan. Kasi iba yung nakikita. Iba yung hinahanap. So, we also pray for na ang tao ay makakita. Hindi lamang physically, intellectually, spiritually. Bahagi mo na kung saan ay yun ang hanapin ng tao. Kaya hanapin, makita ang Diyos. Maraming tao nabubulag at nabubulag. Ano bang sabi ni Jesus? Upang bigyan kaluwagan ang mga sinisigil. Ito po, bigyan ng kaluwagan ang mga sinisigil. Ramdam na ramdam mo yun ang mga Hudyo. Kasi yung tinatawag namin hinahati. Ito yung mga sinagulong. Naranasan niya kasi yung mga Israelites. Dati yung mga alipin. Alipin. Sa gabi, napanood ko yung hindi ko naman sa akin napanood na po. 12 years as well. Historia ng isang negro. Sa Amerika ako kasi meron
May alam naman natin sa Amerika, mayroong state na kumapayo ng stadium. May state na kumapayo na walang stadium. Hindi po pa na naroon ang niyatawag natin ng USA. So, yan din kung utusin po ay naging dahilan ng kanilang civil war. One of the reasons of the American Civil War. No? Kaya ay yung usapin ng slavery. Nagpasalamat na tayong nanalo. Yung anti-slavery. Pero yun, ang makita nyo doon, nalang na yung na ikaw ay proper mo. Pwede nilang abutitin hanggang gusto mo. Si property, sinisigil. Ramdam na yung isa niya kasi siya ay dating malaya. Naging alipin lamang siya. Ginawa siya alipin. And later on, that was the story. Natulungan siya na siya ay makabalik doon sa dati niya na natayuan bilang prima. Pero siguro sa ito ay 100 years na natin nakalipas yung sabi ng state. Pero marami pong mga bagay na sumisigil sa ating lingkunan at sa ating pagkino sa dating na ito. Ay tawagin po natin ay bahagi na naman ng Constitution at jurisdiction. Sumisigil. Sabi mo ay ating programa sa pangisip ito talaga sa seryoso yun ang natin. Marami. Kasi isa rin ito, isang matinong na yung bago yung mga misa. At yung mga nag-aalaga ng mga misa. Ay para magbigay ng kaluwagan sa mga sumisigil. At sana rin po, yun yung aming pagtugod. Kaya nga sinasabi ng kalimitan. Kapag hindi ko lang sinasabi rito, no? Kapag tayo nagliliwag ng misa at may mga pagkakataon na kusot hindi lang, ay lapot ko sa mga nakasalubuan na mapahinan ko lang sa ato. Sina ang sinasabi ko? No? Pinagdarasan kayo ng parokya. Pinagdarasan kayo ng parokya. Hindi kayo nag-isa sa inyong panghihirap. Kasi, siguro sabihin natin sa ikatang at perwalet, yun ay nagbibigay ng kaginawaan. Nagbibigay ng kaginawaan. Kaya kung isang naibigan sa tigat din, akala natin, tayo lang. Kaya nga po, pagkaman mo kumisa kayo, na yun ay ramag tayo buo ng mga grupo para sa mga misa ito. Kasi sabi mo namin ay, ito yung isang napagawa. Kaya po, may yun ay ramag yung aking cancer ko. Na magdalaga kung sino mga may cancer. Kasi bakit? Kalimitan ng mga may cancer ay tinatapon nila. Tinatapon nila yung kanilang sakit. Ayaw nila ipaalam sa iba. Nakapagsisigil po yun. Para hindi namin alam. Yung may mga anak na mayroong diferensya, disabilities, tinatapon nila. Sinisigil mo kayo niya, di ba? It restricts you. Kasi bakit? Huwag kang lalabas. Bakit hindi ka lang lakad? Ay, hindi. No? Kaya rin mo tayo, kapag may mga ganito po rin na mga tao sa paligid natin, hindi rin tayo marunong kung paano sila pakiharapan. Bakit? Hindi ko natatang any experience of them. Kaya kung malamit ang sinasabi ko, hindi ko lang alam kung dito ba nangyari mo. Na may mga nagpapakumpil na may kahinaan. Sabi ko, sige ko, magpapakumpil kayo. Sabi ko, ayun, sumama kayo mismo doon sa seminar ng kumpil. Ah, Father, hindi makakaabot yan. Hindi. Eh, Father, baka magluluyan. Hindi, walang problema yan. Kasi bakit? Kasi yung mga bata, kaya sinagatakot kasi bakit? Hindi sila nakakita na naman.
bumabata rin mismo ka. Ito ay mayroong disability. Mayroong sa nila. Ay, kaya ano nangyari? Kapag nandiyan ay hindi mayroong disability alin. Para silang kinakaligan kasi bakit hindi nila lang kung paano makiharap. So, yung ganun pa kaisipan natin, na masarap mo ipagbigay tayo ng kaluwagan sa bawat isa. Ano sa po yun, no? Ako kung sino na makaraming pwede yung gawin para kapag pinag-usapan namin ang mga isa. At sinasabi ko sa inyo, yung aking pag-usapan talaga, siya seryosoy lang natin itong aking ipanghilo ngayon sa araw na ito. Ayan ito. Sa mga may sakit na, marami na tayong magagawa. Pero sa akin ba, it does not only apply to the sin. Pero kung pagtutunan namin ang pansin, isa po yan sa mga application na pwede gawin ng mga parokya, na naman po ay mag-expand tayo. Kasi yun ang bahagi ng ating pananampalataya. Alin nyo, na maipahayag na alin yung tulad ng punang sinabi sa Banal na Kasulatan. Alin, ipahayag ang pag-ibig na gagawin ng Panginoon. Ipahayag ang pag-ibig na gagawin ng Panginoon. An experience of salvation. Tapos, ang sabi mo kayo rin, an experience of the resurrection. An experience of the resurrection. An experience of God's saving action. Ito po yung dalangan natin. Sana ako masabi rin natin na pwede sinabi ng Panginoon natin na natupad ngayon ang bahagi nito ng kasulatan samantalang nakikinig ngayon.
Manalangin kayo, mga kapatid. Pag-aahal natin ang kalimbal ng Diyos sa mga kapatid. Nagpapagawa ng Panginoon ay ipagamay ko sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin, pinagdalan mo kami ng iyong pagpupok. Kapundangan sa isang pampalagang pagkakandong kahit sa isang bayanan na iyong ipagkaloob. Ang pagkakalisa at kapayapaan ng pagpupok bunga sa aming mga alay na iyong pinanugod. Sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasama ng mga Amen. Tumayin ang Panginoon. At sabayin. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon. Marapat mo siya at pasalamatan. Ama namin ang kapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Siya'y naging kapwa ng mga sarapang may magunang umabot sa pananagutan dahil natin mong magbago ang pinamiyas ng pagkakanya-kanya ng sa katawan. Bunga ng pag-iing siya'y nanahig at ang kamatayan ng kanyang nalubig, kaya siya ang aming daan para aming masakit ang tapat at maasamang hindi. Kaya kaya sa ng mga anghel, sisiawit ng papulig sa iyo na walang magpapalit sa kanamitan. Kami nagpupunyi sa iyo. Santo, 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 Panginoon na makapangyarihan, nauno ang langit at lupa, na kapalarian mo. O sana, o sana, sa kaitasan, o sana, Ama namin, manalig ka ang ukalang kanang kabanalan kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin mo. Banal ang mga kalorong ng Tropa para sa amin ang magigitawang turo sa aming Panginoon, Heso Kristo. Bago niya pinag-iusa ang usang Lord na pagitan ko, inawa ka niya ang inyakot, pinasalamatan ko ang pinag-ahati natin ngayon. Iniabot sa kanyang mahalagado sinabi, tanggapin ninyo lahat ito. Para sa iyo. Ngayon din ang mga matapos sa pinamod niya ang kalis sa kanyang malagado sa natin. Tanggap ninyo lahat ito ang pinamilito ang kalis ng aking tubo. Nang bago at walang magkatipan, ang aking tubo niyong kukuhos para sa mga para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala.
ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo namatay, si Kristo nabuhay, si Kristo ibabalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin nila pagkalala sa pagkabatay ng muling pagkabuhay ng mga nakikiyari lang sa iyo, tinapay ng mga buhay at ang kalis ng kakalawang pagkakasin. Kamilip, Papa, salamat na kami pinarapan at tumayo sa harap mo para magpukul sa iyo. Hindi sinasama namin kami magsasalo-salo sa patawad ng buo ni Kristo. Ayaw mo kumulot sa pagkakalisa sa pabagin ka ng Espiritu sa ato. Aba, ingatin mo ang simbahan na tanong sa buong ng Kristo, isipin sa pag-ibig, kay Isaiah ni Francis, Stephen and Ventura, at ang tanang kamayag. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay na may pag-asa sila yung muling mabubuhay. Hindi ang lahat ng mga kumama. Tawaan mo sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo ang tapati kami lahat. Na mga salo sa iyong buhay na walang wakas kay isa ng mahal na Birin Maria nila ng Diyos. Isa niya sa iyo na kanyang esposo. At ang lahat ng mga apostol ni San Martin at ang lahat ng kabanal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kalalaman mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoon, Jesus Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama na sa kanya lahat ng parangang mapuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan kasama ang Espiritu Santo, magpasawalan ng mga. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay nasa iyo. At sa iyo. Amen.
gaya ng kanyang